Mga bata ba pwede mag-aral habang sila ay nasa loob ng kapihan? Pwede silang lumabas? Mag-aral sa baba? Pwede, pwede sir. Pwede, walang bumipigil sa kanila. Ay, itanong, pero Renz, bakit ka ba tumakas sa kapihan? Kay wala may eskwela na. Kaya may bisag 12 yung edad. Hindi pag-iabong pag-ibubusuhan. Wala kasi silang pag-aaral, Your Honor, at 12 na yung edad niya, hindi pa siya marunong sumulat. Sorry, Ren. Sorry. Everyone has the right to freedom of thought, conscience, and religion. This right includes freedom to change his religion or belief. Hindi po ito usapan ng panghihilabot o panghihialam sa paniniwala ng isang tao or the practice of one's beliefs causes damage to another and chaos in our society, the state will not think twice to intervene and reestablish order. Early September of this year, my office received a letter from the municipality of Socorro, province of Surigao del Norte. It contained a resolution that requested an investigation into the alleged illegal activities happening in situ Kapihan, Barangay Sering, Socorro. Kung papipiliin man tayo kung alin ang mas matimbang, pagrespeto sa paniniwala ng iba o pagtataguyod ng dignidad at karapatang pantao ng lahat, lalo na ng kabataan. At sa bundok ng Kapihan, sa mga kamay ng liderato ng kulto, may mga batang patuloy na inaabuso. Ang kulto ang paraan nila para magawa ang pang-aabuso sa mga bata at ang paglabag sa batas ng Pilipinas na hindi mamatsyagan o mahuhuli. It is an essential part of how they were able to commit the crimes of rape, facilitation of child marriage, child abuse, theft of social welfare benefits. Ano po ba ang mga elemento ng kulto batay sa mga eksperto? Una, excessive control through rigid rules and severe punishments and the suppression of independent thought. At pangalawa, deviant practices that deviate from social norms and laws. At pangatlo, charismatic leader who encourages blind fanaticism. Doon muna tayo sa excessive control. Sabi mo ng liderato ng SBSI sa mga interviews, parang normal subdivision lang daw ang Kapihan. Ewan ko lang, pero sa subdivision namin, di nila nire-require ang iisang gupit para sa mga babae. Di po nililibing sa ilalim ng lupa ang mga cellphone ng mga dalaga at binata. By the way po, pinayagan na sila this year mag-cellphone. Nung nagkaroon ng kaso, dati po kasi pili lang ang pwede magka-cellphone. At hindi po ganito ang itsura ng aming HOA. Ang mga di sumunod daw sa rules, kinukulong sa tinatawag na foxhole, pinapaddle, o pinapaswimming sa tinatawag nilang Aroma Beach na isang hinukay na area na puno ng dumi at ihi ng tao. Pangalawa, deviant practices. Ang sitio Kapihan ay nasa loob ng Barangay Sering na nasa loob naman ng munisipyo ng Socorro. Pero bakit tila may sarili silang gobyerno at tila kumukuha itong gobyerno ng donations mula sa ayuda ng mga tao na galing sa gobyerno at sa ating mga nagbabayad ng buwis? Ang tawag sa gobyerno nila, Nueva Jerusalem Esperanza Ministry Government. Pambihira, mayroon pa sila sariling Ministry of Budget and Finance. Mamaya, ilalahad din ang ating mga witness kung paano sila
pilit na pinakasal sa mura nilang gulang. Some as young as 12 years old, mismo nang tinatawag nilang Señor Aguila. Pero ito pong ipapakita sa inyong family planning form ay paunang patunay. Ito ay mga miyembro ng SBSI at kita naman sa address nila na kapihan. Mga menor de edad ito. Halimbawa, itong isang pinapakita ko, ang edad niya ay 15 years old. Based on this document, siya po ay may isa ng anak at ang civil status niya ay married. Pag chinek ang local civil registrar, wala pong record ng kasal, ng pagpapanganak, ng pagkamatay. Dahil po ang Nueva Jerusalem Esperanza Ministry Government ang nag-i-issue din ng birth certificate, marriage certificate, at death certificate. Nabalitaan ko din po na pwersadong pinatigil ang mga bata sa pag-aaral at halos 30% lang ang pinayagang pumasok sa school. Sino ang mga 30% na ito? Sila ang mga nakapasok sa 4-PEACE program. Sayang nga naman daw ang makukuha na cash transfer dahil makakaporsyento pa ang kulto. Kakaiba din talaga ang karisma ni J. Renz Quilario o ang tinatawag na Señor Aguila. Ayon sa ating mga witnesses, siya ay nagkakasal, nagbibinyag, nagpaparusa, nagbibigay ng atas sa araw-araw. Tama naman siya sa mga media interviews. Hindi siya ang Diyos. Siya ang reincarnation ni Santo Niño. Siya ang Ginoo. Sus Ginoo. Why is this important to lay down, Mr. Chair? Because the cult is the vehicle they use to perpetrate the multiple abuses on the children of SBSI. The cult is the cover to avoid scrutiny. Ang gusto namin ay mapanagot ang mga may sala. At pag managot ang may sala, mapuprotektahan ang inyong mga anak. Mababalik sila sa pag-aaral at buong-buo ang inyong mga assistants mula sa gobyerno. Nagpayaman ang mga may sala habang kayo ay naghirap. Pinilit nila kayong ibenta ang inyong mga lupa at bahay at pinatira kayo sa mga barong-barong. Samantalang sila, hindi nila binenta ang kanilang mga ari-arian. Mark, kinukumpirma mo ba na ikaw ay miyembro ng Aguila, yung elite army ni Señor Aguila? Yes, ma'am. Yes, ma'am. At kailan ka po umalis sa kapihan? Last year, August 2022. Kapatid mo rin, ano po, ay ipinakasal ni Señor Aguila? Yes, ma'am. At ilang taon po yung kapatid niyo nung ipinakasal siya? 12 years old. At kinukumpirma mo ba yung kwento ni Elias Jane tungkol sa paano ginaganap yung kasalan dyan sa kapihan? Opo, ma'am. Kasi kami yung seguridad noon. Kaya saksi ako. At ilang taon po yung mga babaeng ipinapakasal? 12 pataas, ma'am. Yung mga lalaki naman pong ipinakakasal? May 18 pataas, ma'am. Mark, ano naman po yung konseptong sinabi ni Elias J. na adios? Kanang... Okay lang po magsariling lengguahe, then papatulong po kami kay Attorney Ruth mag-translate. Kanang mag-adios, ma'am, kanang dili sila magkasinabot sa ilang asawa o bana. Kanang waya mo musukot na kamo mag-sex na na. Adios na siya, ma'am. Yung adios ay yung hindi magkakaintindihan yung husband at wife. At yung hindi nagsisex, ma'am. Oh, hindi nagsisex, Your Honor.
Anong ginagawa dun sa mga batang ayaw makipagtalik, ayaw makipag-sex, o ayaw magpakasal? Pinipilit po talaga, ma'am, na sila ikasal. Ganun, ma'am. Tapos, kanang bisag dili masugot ang minor de edad, ma'am, piliton ganun sila na minjoon kay suko naman lagi na sa Diyos. So, kahit na hindi mo pumapayag yung minor, pilit na pinakasal kasi sugo ng Diyos. So, kahit umaayaw yung bata magpakasal, pinipilit siyang magpakasal? Yes, ma'am. Kasi may naiyak na mga gani ko'y nasaksiyan, ma'am, na ang usa ka babae ni Dagan. Meron akong nasaksihan na yung isang babae ay tumakbo. Tapos, gigukod na mo sa akong sa kakaoban na Agila Squad. Gigutod dito siya, ma'am. So we ran after her and we dragged her, Your Honor. Kinasal talaga siya. Ikasal siya, ikasal. So kinasal talaga siya. Tapos ang pagka magkasal, sir, sa tanan na pares ni Jaffer, ay line by line mo na siya, magunat sa ang babae, magunat sa 12 dar up to 12 pataas, ang lalaki po 18 to pataas, tapos magsiselect yan si Senior, Your Honor, si Obaniza, si kasama niya si Janet Aho, Roselia Sanico at saka si Karen Sanico. Andyan lang, sir. Sila, yung dalawang babae, sir, yan si Janet Ahok at si Roselia Ahok. Sisilik sila ng babae at lalaki at tapos sasabihin nila ng senyor na bag. Yan sila, senyor, ipalis mo, ganun. Tapos, agree din si senyor, sir. So, una is, line by line, yung babae, from 12 up, ang ages, yung mga lalaki, 18 up. Tapos, through the assistance of Janet Aho, Rosalie Sanico, and Karen Sanico, ang senior ay magsiselect. Sila yung tatlong, yung si Janet, si Rosalie, at si Karen, ang magre-recommend kay senior, at usually mag-agree naman si senior. Janet Aho, may pamilya ka ba? May anak ka? Ilan ang anak mo? Papayag ka ba yung anak mo na 14 years old? Ikasal? Narinig ko yung sinabi niya na kayo na nag-facilitate pagkasal ng mga bata? Dili pa tinood, sir. Dili tinood? Dili. So, we will go back to you later, ha? Pero kung totoo man niya sinasabi niya, kung gagawin yan sa anak mo, I don't know kung papayag ka. Sigurado kung hindi ka papayag. So we will go back to you. Please continue, Sen. Risa. So, klaro yung sinabi mo, Mark, na sina Ms. Janet, Ms. Rosalie, Ms. Karen ay nagre-recommenda kay Senyor Aguila. Opo, ma'am. Doon sa pagpapares-pares, pagpili, pagpapares-pares, at usually nag-a-agree si Senyor Aguila. Opo, ma'am. Mr. Chair, gusto ko namang po tanungin si Elias Renz. Renz, ipapalabas ko lang ulit yung video mo, ha, bago tayo mag-usap. Ako si Renz, 12 anos ako ni Daron. Ang takas ko sa piyano sa nakustumas paksol inaagihan niya. Nakakita ko nito sundang mga armas. Dito ko sa bahay mo nakakita ko dito sa ito po eleksyon, so armas ako ang armas. Nanindag ang tatay. Dito may pintumis kapihan. Ito kay, di mas nga nas na nanayog. Nanindag ang tatay kay mabungkang mga pamilya. Hindi, manindag ipatuloy po ito kay di man siya masugot po. Aminjas tatay. Yung kuwan mo sila, si Jerez may nakuwan. Pindok ka lang. So nga, mga amigo na kaya nila makalayas dito sa among iagihan.
sa una na isang dito. Okay, Renz. Your Honor, for a while, Your Honor. Sure po. Sorry, sorry. Sito, Risa, habang hindi pa magpunta si Renz, ibalik ko lang muna si... Si Mark, Mark. He will be ready in a while, Your Honor. Yeah. Sige lang, Renz. Kaya ayos lang muna yan pag pwede nang salita. Mark. Sir, yes. Nakita mo ba mga anak ni Janet Ahok doon sa loob? Yes, sir. Mismo may... Yung anak niya na maliit, yung 12 years old, ay kasado na po. Kasado na? Yes, sir. Sa isang babae na minor de edad. Anak niya kinasal din? Yes, yes, sir. Oh, Janet, sabi mo ayaw ang umayon. Ang pangalan ng kanyang anak, sir, Jumong. At Jumong. Saka yung babae. Janet, may anak ka na Jumong? Pangalan? Na, sir. How old na si Jumong? Sa karon mga 15. 15? Nung kinasal siya, anong edad niya? Dili man siya, sir, Minjo. Ha? Dili siya, Minjo, sir. Dili siya, Minjo? Oo. Oh. So, tinimak, kasal daw? Kinasal dili na tinood, sir. Nana sila'y bata, isa, sir. Ha? May bata na? Yes, sir. O, may anak na si Jomong, wala pa? May mo usubay ko anak, sir. Dili, sagutin mo. May anak si Jomong, wala pa? Naanas sa anak, sir. Sa social media nga isang nakita sa sige gamit sa cellphone, ahong nabantayan ang ahong anak na mura si Jaog na ipagkapalikirohon gamay. Okay, sige, palikiro. Ganito. Oh. Anak po kahit tabi, sir. Answer, just answer my question. Laktod, sir. Ang ibang anak, si Jomong, kasi anyos ka ron, doon ay anak. Oh, sir. How old yung anak, yung apo mo, anak ni Jomong? How mga mag 2 years na. 2 years na. Sinong mother? Si Matsay, sir. Saan si Matsay ngayon? Nasa Kapihan. Nasa Kapihan. Paano sila nagkaanak na hindi sila kinasal? Dili man sila nagkasal, sir, tungod kay nag-uyab man sila. Ha? Nagka-uyab ang maong mga bata. O dito, nagkahilamit sila. Nagkaanak sila, sir. O, nagkaanak, ha? So, panindigan mo yan, ha? Opo, sir. Ako, I'm just warning you, kapag ikaw magsinungaling dito sa hearing na ito, pwede kitang i-cite in contempt at ikukulong kita. Opo, sir. That goes to everyone here. Ha? Huwag tayo magsinungaling. Dahil ang purpose nitong hearing na ito, makamit natin ang katotohanan at justisya. Wala tayong dapat itago. Opo, sir. Kaya hindi ako mag-hesitate, ha? Na ipag-isahit kayo ng contempt at ikulong kapag kayo magsinungaling. Buti yung klaro tayo para walang sisihan. Ha? Ulitin ko, Mark. Nakita mo, kinasal yung anak ni Tahok? Yes, sir. Sino kasama niya kinasal? Madami sila. May mga minor de edad din. Sila yung pinakaunang kinasal na minor de edad, sir. So, sino ngayon ang sinungaling na Janet Tahok? Si Mark o ikaw? Siguruhin mo mga sagot mo, dahil, as I have said, hindi ako mag-hesitate na ikulong kayo dito kapag kayo nagsinungaling. Dili mga sino tupuan. Nagsinungaling? Dili mga tupuan na sa'yo mo-accept kayo, mag-uyag mo lagi sila. Ha? Wala may gikasali, senyor, hila binagahong anak. Nag-ninjo sila, sir, ilan ang kabubuton. Dili na pinagbutan ni senyor, labi na naho. Sino nagkasal, Mark, sa kanila? Si Senyor, sir. Si Senyor? Senyor Aguila. Senyor Aguila? Sumagot ka. Senyor Aguila? Kinasal mo yung anak ni Janet Ahok? Uya, sir. Uya, di na tinood. Kanang mga bata, nanghampung rin na, sir. Naapoy witness nga... Ayaw, tudlo-tudlo. Inaok imong kamot, inaok kamot. Kamera, pwede magtudlo-tudlo. Inaok imong kamot. Sige, padayon. Kanang mga buwan, nga ng mga bataa, nanghambog rin na, sir.
At nanghambura ng mga bata na ito, nagyayabang lang. Kay ang pakananan na si Dilito. Ha? Ano? Ang pakananan na si Dilito kay nanarin siya kasupo sa abong grupo, sa bayanihan. Ang layo mo ba? Nag-usap tayo dito sa anak ni Ahok. Bakit mo idadamay ka ka ditong si Juan? Ipasulti si Board Paberto Galatida. Eh mamaya na, I am just asking you. Just answer me squarely. Kinasalwo ba yung anak ni Janet Ahok o hindi? Kuya, hindi. Kuya. I will go back to you later. Please continue, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you, Mark. Thank you. Mukhang may mga batay sa testimonyang natanggap namin sa mga survivor, with victim survivors, mukhang mayroon ngang hindi nagsasabi ng totoo. For the record, Mr. Chair, yung anak ni Ms. Janet, kahit belatedly, sabihin ko na lang, alias J, 12 po nung ikinasal. At yung asawa ni alias J ay 12 years old din nung ikinasal mula sa kanilang barangay. Ayon sa mga victim survivors, nagkakilala lang sila nung ikasal na sila. Tulad ng karanasan ni alias Jane. Di niya nobyo yung ipinakasal sa kanya, nakilala lang niya nung araw na yun mismo. Ayon sa mga victim survivors, pati si alias J, na anak ni Miss Janet. At ayon din sa aming mga victim survivors, sinabi daw ni Miss Janet sa ibang mga bata, bakit ayaw niyo pumayag? Eh anak ko nga, kinasal. So, meron po talagang kailangang mga balikan na mga sagot nila sa ating mga tanong. Pero, balikan ko muna si alias Renz. Handa ka na ba, Renz, na mag-usap tayo dito sa harap ng Senate Committee? Okay na po. Sorry, kailangan ko ipakita yung... Handa na ba ka, Renz, nga mo atubang sa committee? Opo. Okay, salamat kaayo. Sorry lang na kailangan ko ipakita ulit yung video kanina. So, Renz, para lang ma-confirm namin, ilang taon ka na ba ngayon? Ilan mong edad? 12, Your Honor. 12 years old ka. Ngayon, ang sinabi mo dun sa video na pinakita namin ulit kanina at pinalabas ko nung privilege speech ko, sinabi mo dun, nakita mo mismo ang mga sako-sakong mga armas. Yung mga armas ba na yon, sako-sakong nakita mo, pekeng armas ba yon, Renz? Hindi. Hindi. So, totoong armas sila? Oo, itong pag-eleksyon. Noong eleksyon, Your Honor. So, nakita mo nung eleksyon, mga totoong armas. Props lang ba? Props lang ba yung mga armas na yon? Hindi. Tinood na ng armas. Hindi daw, Your Honor. Totoong armas. Totoong armas. Kaya ko tinatanong Renz ay dahil sinabi naman ni Mamerto Galanida sa isang interview na yung mga armas daw na yon ay peke lang. Tinood ka doon armas kay nagay armas sa kuan o tuan sa akong tatay, si Sammy. Totoong armas, Your Honor. May armas nga daw yung kanyang tiyohin na si Sammy. Okay, so yung tiyohin mo rin ay mayroong ganung armas si Sir Sammy na totoong armas. Renz, bakit ka nasa foxhole at paano ka nakakita ng sako-sakong armas? Dito sa foxhole ang nakita, dito sa kuhan mo, bahay. Hindi daw sa foxhole niya nakita, doon daw yung nakita niya sa bahay na nag-pass by yung sako-sakong armas, Your Honor. Sa bahay mismo, nakita mo yung itinaang sako-sakong armas. Kaninong bahay yun? Kaginsang balay to. Ano balay? Bahay nila, Your Honor. Bahay ninyo? Opo. Bakit itinaan doon ang sako-sakong... kayo ba'y tinetrain para maging sundalo? Di-train ba kuno mo nga mahimong sundalo? Oo. Oo, Your Honor.
12 years old ka rin, tinetrain ka para maging sundalo? Opo. At nung nasa kapihan ka, tulad ng tanong ko kanina kay Elias Jane, nung nasa kapihan ka, nag-aaral ka ba? Wala. So, tinetrain ka maging sundalo at 12 years old, pero hindi ka nag-aaral? Wala ko nag-aaral. Hindi siya nag-aaral. Trend kami dito sa kapihan. Trend na daw yan sa kapihan. Trend? Yes, yun. Anong ibig sabihin, Renz, na trend yon sa kapihan? Ang sa'yo buti pa sabot na trend na sa kapihan, Renz. Sa barracks na mo mag-akot, may kuhan, buhangin. Yes, it does. Sa barracks, kasi daw nila is pinapakuha sila ng buhangin at ina-attendance, Your Honor. Barak, so lugar talaga ng sundalo or ng barracks, lugar ng pag-train para maging sundalo? Opo. At pinapakuha kayo ng buhangin? Oo. Para saan? Para sa among barracks. Para sa barracks nila, Your Honor. Okay, so pinapakuha kayo ng buhangin para i-construct or para gamitin sa barracks. So, parang tanong ko rin kanina kay Elias Jane, no? Halos hindi ko na kailangan itanong. Pero friends, bakit ka ba tumakas sa kapihan? Kay wala, may eskwela na. Kaya may bisag 12 na yung edad. Hindi pag-ibubusungan. Wala kasi silang pag-aaral, Your Honor, at 12 na yung edad niya, hindi pa siya marunong sumulat. Sorry, Ren, sorry. Haring Aguila, Jerry Scalario. Totoo ba na hindi niyo pinapaaral itong mga bata? Hindi niyo pinapalabas sa inyong kapihan? Totoo ba na itong mga bata, itong 12 years old na, hindi pa marunong sumulat dahil walang pinag-aralan, hindi niyo pinapalabas yung mga bata para mag-aral doon sa baba? Hindi yan totoo, sir. Yung ganang pinag-umbisya. Ha? Pwede na pang-umbisya, sir. Pag Tagalog ka, kay hindi lahat nakakaintindi ng Bisaya. Alam ko marunong ka mag-Tagalog, nakita ko yung mga interview mo, ang galing mo mag-Tagalog. Tagalog ka? Gamera, sir. Gamera ako. Bawa ko Tagalog. O sige, kahit gamay lang. Pilitin mo mag-Tagalog. Paano? Sige nga. Yung mga bata, pinapayagan naman yan na lumabas. Hindi naman yan, ano, kinukulunan niya. Tanaw na to ang kwan, sir. Sa kapihan, suot gawas naman ng mga bata, sir. Suot gawas. Ibig sabihin, labas-pasok. Oh. So, Renz, labas-pasok lang kayo doon? Pwede kayo magkalabas anytime? Pwede kayo bumalik anytime? Hindi. Ha? Hindi. Oh, hindi daw. Pwede mo na, sir, kay kanang amo sa kapihan. Oh, pwede na sila magawas. Bisag asa na sila pwede magawas. Yan natin na huwag lang isulti, sir. Okay, again, I am reminding you, kay kanang among... Makinig ka muna. Opo, sir. Makinig ka. Opo. Kahit na ikaw ay Haring Aguila, pwede ka pa rin ipakukulong ng bato kapag ikaw ay nagsinungaling dito sa Senado. Ha? Bibigyan kita ng fair warning, Haring Aguila. Ha? Huwag ka magsinungaling dito, magsabi ka ng totoo kung ikaw ay talagang reincarnation ng Diyos. Ay dapat lahat ng virtues ng isang Diyos ay nasa iyo. So sana huwag kang magsinungaling. Gusto kong magsalita ka ng totoo. Okay? So, ulitin ko. Again, for the record. Mga bata ba, pwede mag-aral habang sila ay nasa loob ng kapihan? Pwede silang lumabas? Mag-aral sa baba? Pwede, sir. Pwede. Walang bumipigil sa kanila. Walang pumipigil. Opo. Eh, paano mo ngayon, paano itong sinasabi nila na hindi sila magkalabas? Hindi po yan totoo, sir.
Hindi totoo? Opo. Ha? Opo. Sigurado ka? Opo. Sige lang. We will go back to you again later. Please continue, Senator Rizal. Salamat kayo, Mr. Chair. Siguro, pa-check po natin sa DepEd yung enrollment. At pwede talagang i-cite in contempt ng chair kapag hindi po nagsasabi ng totoo si Senyor Ag. Yes, Senator Risa. Nandito man yung local chief executive, yung mayor. Mayor, anong sitwasyon doon, mga bata? Mga pag-aaral ng bata? Yung mga taga-Kapihan ba, pwedeng bumaba doon sa mga eskwelahan sa baba? Pwede sila mag-aaral? Sa good morning po, Senator. Sa Socorro, talagang binawala nilang bumaba ang mga bata. 2019, massive dropout of learners. Massive dropout? Dropout of learners from elementary high school. According to report to the DepEd, 800 plus yung learners na nag-dropout. So, Haring Aguila, sabi mga bata na hindi sila nakakalabas sa kapag-aral, sabi ng mayor, regardless ha, wala akong pakialam sa local politics yun doon. Are Aguila, makinig ka muna. Wala akong pakialam sa local politics yun doon kung meron kayong hindi pa kaintindihan sa politika. Ang akin dito, yung kapakanan ng kabataan. Ha? Sinabi ni mayor, wala daw pag-aaral sa mga bata doon, hindi makakalabas. Anong sagot mo ito ngayon? Nasa among counter affidavit, sir, na ilang record sa school. Hindi ko, wala kong counter affidavit mo. Tatanong kita ngayon dito. Opo. Open na hearing. Opo. Anong sagot mo? Saan, sir? Ha? Saan, sir? Yung sinasabi ni Mio, na mga bata hindi nakakapag-aral at basyadong bumaba yung enrollment doon dahil nga nandoon na sa Kapihan ang mga bata. Yung totoo kasi, sir, yung sa 2019, nag-request me o nag-kwan me o gusto me nga magkatukod ng eskwelahan, gumikan kay ang Kaladyo ang eskwelahan sa kwan, sa Lanitag. Wala akong problema dyan, wala akong problema. Ang tanong ko lang, kung nakakalabas nila sa Kapihan para pumunta sa eskwelahan doon sa Kapihan. Yes, you know. Yes? Oo, magagawa sila. So, strike 2 ka na, ha? Oo. Kanina, strike 1 ka dito. Oo. Dito ngayon, strike 2 ka. Isa pang strike 3 ka. Siguruhin natin, ha? Yung tama yung sinasabi natin. Ha? Haring Aguila, ayokong puno na yung kulungan namin sa baba. Marami doon. Nandoon na yung mga kinulong. Ayaw ko na magkulong pa doon. Please, tell the truth. Ha? Huwag kang magtago-tago dahil kahit sinong Diyos sinasamba mo, hindi yan makakatago sa katotohanan. Dahil ang Diyos, gusto ng Diyos, katotohanan ang lalabas sa hearing na ito. Ha? Prangkahan tayo. Ha? Lalabas ang katotohanan dapat. For the record, 30% lang ng mga bata ang nag-aaral at sila yung 30% na pinapayagan para makakuha ng 4Ps. At isa na po ito na iniimbestiga ng DSWD. And for the record din, Mr. Chair, bago ko naman tanungin si Elias Coco, yung sinabi po ni Mayor Riza na massive dropout ng 800 plus na mga bata sa pag-aaral noong 2019. Kung di po ako nagkakamali, ito po ang sumunod sa Lindol doon sa Surigao del Norte, sa Socorro, na ginamit na pagkakataon ni na Senyor Aguila na tawagin yung mga kababayan nilang sumunod sa kanya paakyat sa Kapihan.